No, ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya na Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihi mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nitong mga nakalipas na araw, atin pong naririnig sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Marcos ang puspusang paglilingkod na ginagawa ni Jesus para sa tao. Yung pagpapagaling at pagpapalaya ng mga tao sa kanilang mga karamdaman, lalo tigit sa masamang espiritu. Naririnig din natin sa kwento na hindi maubos-ubos at kahit na maya't maya may pumupunta para pagalingin, iba nag-uunahan para makahawak lang dun sa o mahawakan lang ni Jesus, papagaling na. Kayang-kaya naman ni Jesus kung tutuusin. Pero sa araw na ito, sa umagang ito, narinig natin na pumili si Jesus ng 12 na tinawag niyang apostol. At itong 12 ito ang aatasan na magpatuloy ng kanyang gawain. So ngayon ay nagsisimula ang kanyang pagpili at itong mga piniling ito ay kanyang uhubugin, tuturuan hanggang sa maging sapat ang kanilang kaalaman, ang kanilang karunungan kung sakaling siya po ay aalis na sa mundong ito. Ang nais ko po kayong anyayahan para mapagnilayan itong bagay na ito, no? Sabi ko kanina, kayang-kaya naman na ni Jesus. Kahit siya lang, kayang-kaya niya. Pero mas ninais ni Jesus na ibahagi ang gawaing ito ng paglilingkod. Ibahagi. Pwedeng tingnan natin, no? Kaya mo naman gawin mag-isa. Kaya ko naman. Pero hindi yun ang mas nais na baka, no? Baka hindi yun ang mas gusto ng Diyos. Kundi yung kumilos tayo na ang nasa isip natin, may kasama tayo. Hindi tayo mag-isa lang. At wag nating pilitin gawin mag-isa ang ating mga gawain o kung ano man ang nakaatang sa atin. Bakit nga ba ayaw natin na may kasama? Ayaw natin ng proseso na paghuhubog? Kasi minsan, no? Siyempre, itong mga ito, wala pa tong alam. So, dadaan nito sa matinding pagtatalo-talo, sa matinding usapan, magpapagalingan ang mga ito sa mga susunod na mga araw. Pero yun yung proseso para mas mag-mature, para mas maging malinaw yung kung paano yung mag-handle ng isang responsibilidad. Ano po, no? Mapagnilayan natin kung ano ba, sa puntong ito ba ng buhay natin, mas gusto natin tayo na lang, wag na tayong magsama pa, wag na tayong magbahagi pa, wag na natin ibigay sa iba. Eventually, yan, pag tinignan nyo yung katabi ninyo, mawawala tayo dito. Pero kung sakali bang mawala tayo, may pagpapasahan na ba tayo?
Hindi natin alam. No? Baka biglang mawala tayo dito. Sinong gagawa ng ginagawa natin na wala tayong training, wala tayong tinuruan, wala tayong pinagpasahan. Alam niyo kaya malinaw na ang simbahan ay itinatag ni Jesus dahil patuloy na mayroong itinatalaga ang Diyos para gawin ang gawaing sinimulan ni Jesus, ang gawain ng Diyos. Kaya kahit anong batikos, kahit anong problema ang dumating sa simbahan, hindi ito nabubuwag dahil malinaw si Kristo ang nagtatag nito. Naglagay siya ng mga tao na inaasahan sana na magkakaroon ng magbibigay ng puso, magbibigay ng katapatan sa paglilingkod na ito. Muli, no? Sabi ko nga, pag nilaya natin, no? Pag si tatay, laging siyang lay minister, no? Malay mo, mawala si tatay. Sino nang lay minister natin? Wala tayong tinitrain, wala tayong, di ba? Mga lektor natin, yung reality na nagtatandaan na tayo. Hindi pwedeng pag nawala na kayo, sarado na natin na simbahan kasi wala nang papalit sa atin. So, hindi tayo pwedeng sumusunod lang kay Jesus. Hindi, baka no, yung iba sa atin, hindi lang hanggang dyan lang, kundi ikaw ay tayo tinatawag na tumawag din ng iba na magpapatuloy ng ating gawain para sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen?